Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta ang gising? Bitin ka man sa tulog o tila napasobra sa paghimbing, dapat simulan mo ang iyong araw nang may ngiti sa iyong mga labi. Smile ka lang, hindi mo alam kung gaano karami ang na-inspire mo sa iyong pangiti. So, be a blessing to someone today. Kay nanay na maagang gumising para magluto ng almusal at kay tatay naman na maaga ring magwawalis ng bakuran, naku, humigop muna ng masarap na kape. Alamin muna natin ang magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo maghahatid sa inyo ng pinakakomprehensibong ulat panahon. Kasama niyo po ngayong Thursday morning, May 25, 2017. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Samantala, eto muna, masakit ang maiwan. Kaya kung ako sa'yo, doon ka lang sa lagi kang babalikan. Siyempre, ganyan ang haring araw. Lumubog man sa hapon, kasabay naman ito ang pangako ng muli niyang pagsikat. Ang sunrise natin today, 5:26 ng umaga. At ang sunset mamaya, abangan 6:20 ng gabi. At sa pagsalubong mo sa panibagong umaga, sasalubong din kaya sa atin ang malinis na hangin sa ating paligid. Ayon po sa World Health Organization o WHO, isa ang air pollution sa leading causes of death sa buong mundo. Sa mga babiyahe na as early as now, kamusta kaya ang air quality dito sa Metro Manila? Narito po ang datos mula yan sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sa Caloocan, Navotas at ganun din sa Parañaque, good air quality. Ibig sabihin po niyan, malinis pa naman ang hangin na nalalanghap ngayon ng mga residente. Dito naman sa Pasig, San Juan and Pateros, good air quality din. Ibig sabihin po niyan ay ligtas pa naman itong air na nalalanghap po lalong-lalo na ng mga estudyante at ng mga mamimili ngayon sa mga pamilihan para po sa kumpletuhin ang kanilang school supplies at sa mga mami syempre na mamamalengke ng maaga. Sa mga pabiyahe naman dito sa Mandaluyong, Pasay at ganun din sa Las Piñas na kuunti-unti na po na nararanasan ng moderate air quality at marahil nakaka-impluensya dito ang unti-unti ring pagdami na ng mga sasakyan. Bukod sa air quality, syempre nakabantay din tayo sa lagay ng ating panahon. At ngayon nga makakapanayam na natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Meno Mendoza. Good morning sa iyo, Meno. Dahil nga unti-unti nang nararamdaman natin itong epekto ng hanging habagat dito sa ating bansa, naitanong ng isa sa Panahon TV follower na si James Ancheta. So ang kanyang katanungan, ano po ba yung pinagkaiba raw nitong southwesterly wind flow dito sa mismong southwest monsoon? Okay, sa pagkakaiba ng ating southwest wind flow at saka habagat na tinatawag natin, ang southwest wind flow ay tumutukoy ito dito sa hangin na nagmumula nga o umiihip na nanggagaling dito sa southwest o timog kanluran. Samantalang atin namang monsoon, no, tinatawag nating habagat, ito isang weather pattern na nakakaapekto sa isang lugar ng mas mahabang panahon o tumatagal ito ng mga ilang buwan. Ayan, maraming salamat sa iyong katanungan, James. At kagaya po ni James, pwede rin kayong magpadala ng iyong weather-related questions sa aming social media accounts. At eto naman, Meno, para naman sa araw na ito, ano ba yung inaasahan nating weather conditions? Saang-saang areas ba mararanasan itong mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog? Okay, para sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito, dahil mayroon tayong nakaka-apektong southwest monsoon o hanging habagat, dito yan nakaka-apekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at gayon na rin sa kanlurang bahagi ng Kabisayaan. Kaya asahan pa rin natin ang mahina hanggang sa katamtama mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito sa rehiyon ng Ilocos, sa probinsya ng Zambales, Bataan, sa Mindoro, Palawan at gayon na rin dito sa Silangang Kabisayaan at sa probinsya ng Occidental, sa Negros Occidental. Samantalang sa nararabing bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila, patuloy pa rin tayong makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog.
Alright, so para sa mga residente ng mga nabanggit na lugar na makakaranas nga ng maulang panahon ngayon dahil po yan sa impluensya nitong pag-iral ng hanging habagat sa ating bansa, huwag pong kakalimutan ang pagdadala ng payong at syempre pagmumonitor sa updates na ilalabas ng Weather Bureau. At kahapon naman meno sa isang press conference na ginanap nga dito sa Pag-asa, nabanggit na maaari pang humina ng tuluyan itong southwest monsoon sa mga susunod na araw. So inaasahan nga natin itong pagkakaroon ng monsoon break. So ano po ba yung nakakaapekto dito sa paglakas at paghina ng habagat? Okay, yung paghina at paglakas ng ating monsoon. Ano? Actually, meron tayong tatlong klase ng monsoon. Yung weak, then yung moderate, then yung pinakamalakas, ano, yung strong. Ito ay nararamdaman, mag-umpisa pa lang ng Mayo hanggang towards the peak ng ating habagat ay mga August, September. Yan ay gradual na nararamdaman natin. Subalit ang isang nakaka-impluwensya nga sa paglakas ng ating habagat ay yung tinatawag nating LPA at yung bagyo. Kapag ang bagyo natin ay nakapwesto dito sa northeast ng Luzon, ito ay nakakapagpalakas o ng ating habagat, samantalang kung ang ating mga LPA o bagyo ay nandito sa western part ng Pilipinas, yan ay nakakapagpahina naman ng ating habagat. So yan pala mga factors na nakakaapekto sa paglakas at paghina ng ihip o yung epekto nitong hanging habagat dito sa ating bansa. So patuloy na lamang nating tututukan ang mga pagbabago sa lagi ng ating panahon sa mga susunod na araw. At panghuling katanungan na lamang, Meno, once na maideklara na ng Pag-asa yung official rainy season, ito ba nga mga pag-ulang mararanasan natin this year? Posible ba na mas matindi ito kung ikukumpara natin noong mga previous na taon? Okay, once na i-declare natin yung tag-ulan, ano, kumpara sa nakaraang taon, mas mararamdaman natin na mas marami yung araw na magiging tag-ulan dahil nga mas mag-i-increase yung dami ng bagyo na mararamdaman natin dahil nga yung last year natin ay El Nino, kukunti ang naramdaman nating bagyo. Kaya at kumpara ngayong taon dahil neutral condition tayo ay balik tayo sa normal na dami ng bagyo at ganoon rin ang mararanasan natin ng mga pag-ulan ay magiging mas above normal tayo sa ngayon. Patuloy natin babantayan kung ano nga ba yung mga update sa ilalabas pa ng Pag-asa tungkol nga dito sa mga pag-ulan na posibleng nating maranasan at ganoon din ito nga dami o yung bilang ng bagyo na posibleng umiral dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat sa iyo, Meno Mendoza, sa binahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre sa mga dagdag kaalaman sa ating viewers ngayong umaga. Nakapanayan po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. At linawi lamang po natin, again, hindi pa po opisyal ang tag-ulan dito sa ating bansa. Ibig sabihin nito, posible pa rin nating maranasan yung mainit na panahon. Kaya naman narito ang mga dapat tandaan para sa huling bugso ng tag-init, tayo ay maprotektahan. Kakambal na ng mainit na panahon ang iba't ibang sakit, kaya naman para makaiwas sa mga epekto ng tag-init, narito ang ilang tips. Huwag pababayaang walang kasama ang mga bata sa loob ng nakaparadang sasakyan. Sumilong sa malilim na lugar. Maging handa sa lagay ng panahon, kaya naman i-download na ang Panahon TV mobile app. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig. Gumamit ng sunblock at magsuot ng light-colored clothes dahil mas kakaunting init ang naaabsorb ng mga ito. Tandaan na sa pabago-bagong lagay ng panahon, kaalaman ay kailangan. Up next, isang healthy thirst quencher na perfect sa mga gustong humabo sa tag-init, ating timplahin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Panahon TV. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Oh,